Ito na nga pala yung ginagawa nating Suzuki Skydrive Sport. Ayan yan. Ipapakita ko na lang sa inyo kung paano natin siya ginagawa. Ayan. At subaybayan nyo na lang yung video. Yariin nyo na rin. At pag nagustuhan nyo, i-share nyo na rin mga idol. Siyempre, para sa mga gusto ng ganitong modification, i-message nyo lang yung aming page at tawagan yung aking cellphone number kung nag-aapura kayo. Marami kasi nagme-message talaga sa atin kaya hindi namin lahat talaga masagot yung inyong mga mensahe. Kaya kung ikaw ay nag-aapura, mas magandang tumawag ka na lang. Ayan. Yun, may gagawin tayo ditong Suzuki Skydrive Sport, Aerox Mag, Disc Brake, Dual Shock. Medyo may katagalan to gawin pag mga ganitong modification ng idol. Sinasabihin ko na kaagad kayo para sa mga gustong magpa-modified ng ganitong modification. Lalong-lalo na maliit yung motor. Tapos sa mags pa lang, mahihirapan na tayo mag-convert kasi kung titignan nyo, napakaliit lang ang kanyang pinaka-hub. Pati ehin nito, sobrang igsi lang din. Kaya gagawin natin dito, hindi natin gagawin yung special bolt. Ang gagawin natin dito yung ehe, yung ating imo-modified para humaba.
maging parang original siya na pang Suzuki Skydrive Sport saka yung sa Honda Beat FI ano yung ginawa natin. Ang ano nito mga idol, yung mags niya Aerox mags na pang Jiren, Aerox mags na pang Aerox mags na Jiren mga idol ano. At ayun nga, naikabit na natin yan. Medyo madugo lang talaga i-convert kasi baklas kabit para maisentro natin yung kanyang mags dun sa may mismong chassis para madali. Maganda pa rin yung handling. Ayun mga idol, ang gagawin natin sa Skydrive na to. Ito yung Skydrive. Yung unahan kasi nyan medyo masikip. Kaya ang gagawin natin, susukatan natin yung clearance nito para makuha natin dun sa may mags. Ayan o. Anahin natin tong kanyang clearance dito. Ang kanyang clearance ay 120mm lang. Titignan natin yung mags. Clearance nung shock natin ay 120mm. Ano? Titignan natin yung clearance nitong mags. Kung ano yung clearance niya para alam natin yung tatabasin natin. Ang mags naman ay 125mm. Kaya gagawin natin ngayon. Ito, ilulubog pa natin ng konti para makuha natin yung clearance nitong display na hindi sasayad sa mesh shock kasi pag sasayad hindi siya pwede babangga dun sa may mismong shock ano. Tapos ang gagamitin kasi natin na caliper ito. Ayan. Kukunin din natin yung clearance dito likod na hindi babangga dito sa may spoke kasi yung spoke niya hindi nakagitna. Kaya titignan din natin yung mga posibilidad na tatamaan. Ayan, medyo malaki pa naman kaya pwede pa. Build up tayo ng buo nito hanggang likod para malagyan natin ang lagayan ng shock saka yung bushing ano. Tapos dito mga idol kasi hindi pwede yung meron yan nakaganon dito yung salty. Pinutol natin yon, nagbuild up tayo ng sagad dito para malagyan naman natin ang lagayan ng caliper. Kaya ang itsura niya ngayon ayan siya pagka sa medyo malayo ano, yung pipe lalaga gagawin na lang natin ng kabitan bukas. At medyo ginabi na tayo. Yung unahan, medyo mahirap din itong gawin mga idol. At oo nga pala, yung kanyang shock kasi galing yatang bangga itong motor na to. Yung shock niya, yun ang makikita nyo, baliko. Napaka baliko nitong inner niya. Parehas, kabilaan. Kaya ang ginawa ko, meron akong shock dito ng Mio. Binigay ko na lang sa kanila para maikasa. Ang gusto kasi ng may-ari, ikabit ko, ibalik ko na lang ulit ito kahit hindi na muna nagalaw yung unahan para daw may magamit sila. Kaso sayang naman yung punta nila dito at may kalayuan sila taga Rizal yung may-ari nito. Binigyan ko na lang din sila na shock. Yung caliper, pinrig ko na lang din sa kanila to kasi yung caliper nila hindi pwede. Ang Skydrive crossover kasi sa kabila ang caliper no. Ayan. Kaya binuo na lang natin to, short budget na din sila. Yun nga lang, bawat modification mga idol may price talaga yan.
At hindi yan basta-basta madali gawin. Ginugugulan ng oras saka pinag-iisipan talaga, ano. Kaya talagang hindi kaya ng one day pag mga ganito. Kaya yan. Kasi kinukuha namin yung mga bawat sentro ng motor pag modification para pag ginamit nyo yung handling eh maganda pa rin. Ayan. Yung disc plate nila na ginamit yung nabili nilang disc plate pang Aerox. Gusto kasi wewelding-an. Kaso sabi ko, sayang naman yung mags nyo, brand new, wewelding-an lang natin. Ang ginawa ko, ginamit ko yung may adapter ako dito. Sinwap ko na lang yung kanyang disc plate sa aking disc plate na ginagamit tapos yung adapter. Ayan, oh. Kaya, yan yung itsura nung kinalabasan natin. Same naman yung kanyang display. Kung titignan nyo, yung display niya sa likod saka yung display sa harap, halos parehas lang naman ng itsura. Kaya maganda pa rin tignan at compatible pa rin sa kanyang motor. Yun nga, isa kasi sa maganda yung looks pagka nag-convert tayo. Sa likod, hindi kami nagkakabit ng malaking-malaki na 300 kasi sa unahan, maliit lang kasi ang disc ng mga gantong motor. Kung malaki sa likod, eh, hindi siya ganun kaganda tignan. Kaya, dito tayo sa 220 lagi. Ayan.